Ipinarada ko ang kotse sa harap ng hotel. Eksakto na nagpuputol ng ribbon na pula si Camille bilang opening. Kahit gulong-gulo ako ay hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang pagkamiss ko sa kanya. Naroon na naman iyong batang lalaki. Nakasuot siya ng suit and tie na stripe and he looked adorable with his clothes. Natuon ang mata ko sa matandang lalaki. Nakahawak ito sa likod ni Camille. Gown na itim ang suot niya dahil sa kintab ng tela noon ay nagmimistulang silver sa malayo. Pero backless ang likod kaya't ang lagay ay rektang tumatama ang palad ng matanda sa likod ni Camille na umaalalay sa kanya. Maaring ibang Camille na ngayon siya pero para sa akin ay siya pa din yung Camille na minahal ko. Siya ba yung may-ari ng apelidong Castillo? Ayokong isipin na kaya siya naging ganyan ay dahil sa mayaman ang nakakuha sa kanya? Camille, ano ba talaga ang nangyari? Humakbang ako papasok sa hotel nang matapos ang pagpuputol ng ribbon. Ngayon ko lang naramdaman ang pagiging baliwala. Mula nang naging business tycoon ako ay nasa akin ang lahat ng atensyon ng mga media. Ngunit dahil abala ang lahat sa pag-i-interview kay Camille ay walang nakapansin sa akin kaya lihim akong napangiti. Masaya ako para sa'yo, nasabi ko habang tinatanong ko siya sa malayo. Annyeong! Napalingon ako sa bata dun sa anak niya. Hello! Or kamusta? Nakataas ang kilay na saad nito. Tila hindi niya malaman kung paano ako babatiin. Ngayon ko lamang napagmasda ng batang ito. At gusto kong maluha. Anak ko siya. Yun ang alam ko. Asul din ang mata niya tulad ko. Hello too, nakangiting bati ko. You're good at English, huh? Mana sa akin. It's not just an English. I know how to speak Korean and Tagalog. Nagmamalaking saad pa nito. Who is your teacher then? Kukunin ko ang pagkakataon para makalikom ng detalye. My Bunjang Nim, Lolo Norvin. Itinuro niya iyong matanda na humawak kanina kay Camille. Lolo mo siya? Takang tanong ko. Yes, he's my grandpa, the father of my gorgeous ma'am, that's why I'm handsome. Nakangising wika pa nito. Umikot na lamang ang mata ko. Anak ko ba talaga to? Bakit parang ang hangin yata? Teka, tatay ni Camille yung matanda? Pero, paanong nangyari yun? Ang sabi ni tita ay iniwan sila ng asawa niya dahil sa ibang babae? Desperada na ba si Camille kaya sumama siya sa tatay niya? Pero, anong kinalaman ni Lance? And, what's the name of this little cool guy, huh? Tanong ko. Ryzen, I know it's too weird but my mom picked my name because of my arrogant dad. Umikot ang mata niya. Pakiramdam ko ay nakikita ko talaga ang sarili ko. Hey kiddo, don't say bad words. Saway ko. Why not? Sabi ng mami ko ay may pagka-arrogante daw ang daddy ko. Who's him? Kunot noong tanong ko. My dad. Ibig sabihin ay walang amnesia si Camille? Gusto kong maiyak. Kahit na nawala siya ng ganun katagal, alam kong hindi niya ako kinalimutan. Isinunod niya sa akin ang pangalan ng anak namin. Palagi niya siguro akong kinukwento dito. Hinawakan ko ang ulo niya saka ako ginulo ang buhok niya. My name is Diego Del Merced. Kapangalan mo po ang daddy ko? Pero di ko pa nakikita ang mukha niya. Mommy told me that he's the most handsome man she ever met, but... Lumingon siya sa gawin ni Camille at nakita si Lance na naroon. Nag-init ka agad ang ulo ko. Ngayon ko lang napansin na pareho pala kami ng anak ko na masamang nakatanaw kay Lance. Because of that man, wala na akong chance na makita ang daddy ko and I hate him. Nakataas ang ngusong wika pa nito. Bakit walang chance? At bakit hate mo siya? They are not destined to each other. Kaya tinatanggihan siya ni mami ay talagang nagpupumilit siya. Simula nang lumaki ako ay palagi siyang nasa paligid ko at naiinis ako. Ang mami ko ay parang... Edad lang naman talaga hanggat hindi pa sila nakikita uli mula nang mabuo ako at hindi pa din kami nakikita, di pwedeng mag-boyfriend si mami. My mom and my dad are born to each other.
Napangiti ako ng palihim. Kahit pala hindi ko bantayan si Camille ay narito naman ang anak ko. Kaya kung nilalapitan mo lang ako para ligawan ng mami ko? Isinanyas niya ang kamay na umalis ako. Umuwi ka na lang dahil hindi pwede. Paano kung sabihin ko nga ako ang daddy mo? Nakataas ang kilay na saad ko. Weh, di nga. Gusto kong matuwa sa itsura niya. Talagang bilog ang uso niya nang sabihin niya yun. Pati ang mata niya ay hindi talaga makapaniwala. Sasabihin ko sa'yo lahat ng tungkol sa daddy mo. Tawagan mo ako ha? At wag mong sasabihin kay mami mo. Kumuha ako ng calling card sa wallet ko saka iyon inipit sa maliit na packet sa suit nitong suot. Sir Rizon, ipinatatawag na po kayo ng mami nyo. Lumapit ang lalaki na nakaitim. Hey, sana magkita pa tayo, mister. Magkikita talaga tayo. Pinikitan ko siya, saka kuminostra ang kamay ko na tawagan niya ako. Ngumiti naman ang anak ko. Napailing ako. Talagang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Pero paano ko mahaharap silan sa dami ng tao dito? Hindi ako pwedeng gumawa ng iskandalo. Gosh, you're here! Napalingon ako sa likod ko, si Mara. Anong ginagawa mo dito? Saad ko. Imbitado ang daddy pero ako ang pumunta. Ba't nandito ka? Come and join to them. Isinukbit niya ang braso sa akin saka ako hinatak palapit sa kumpulan ng mga tao kabilang sina Camille, Lance, Melvin at yung Castillo. Bro, kanina ba kita hinahanap? Ani Melvin pero nabaling kaagad ang atensyon ko sa matanda ng kasama nito. Mr. Delmerced? Nakangiti nang batiin ako ng matanda. Dumating ka. Inalok niya ako ng shake hands kaya pinaunlakan ko yun. Itinaas ng matanda ang kamay niya at lumapit ang server. Kinuhanan niya ako ng alak at iniabot iyon sa akin. Ngayon ko lang napagtanto, Castillo. Siya ang mortal na karibal ng hotel business namin sa Korea. Bakit ba hindi ko siya nakilala? Meet my daughter, Camille Castillo. Pero paano niya naging anak si Camille? Inalok ako ni Camille ng shake hands. Inalis sandali ni Mara ang pagkakapit niya sa akin. Lumapit ako kay Camille at tinanggap ko iyon. Pero hinata ko siya para bigyan ng manipis na beso kuno. Pero iba talaga ang pakay ko. Marami kang utang sa akin, Camille ko. Bulong ko. Saka ko siya binitawan. Umakto ako na okay ang lahat. Nakangiti ako samantalang bahagyang may gulat sa mukha ni Camille. Ngunit kalaunay umayos din. Napangisi ako. I knew it. Mahal niya pa din ako. Are you okay? Alalang tanong ni Lance nang hawakan ang likod niya. Ibinaling ko sa baso ang inis ko. That should be me. Ako dapat yan. And by the way, this is Mara Smith, pakilala ko, the only daughter of Mr. Mark Smith. Nginitian ko na matamis si Mara. Alam kong mahal pa ako ni Camille sa paraan kung paano niya ako tignan ay alam ko na agad. Siguro ay hindi niya lang ako napansin nang nasa elevator kami. Pagseselosin kita hanggang sa maging akin ka ulit. Wika ko sa sarili. Ang makita si Diego na may kasamang iba ay tila dinudurog ako. Pero anong magagawa ko? Pinili ko to. Pinili kong kalimutan siya pero paano? 5 years ago. Rico! Ilayo mo ko dito please! Nagmakaawa ako kay Rico nang gabi na malaman ko ang lahat. Nakatulala ako sa kotse ni Rico matapos kong umiyak habang nakaparada kami sa gilid ng kalsada. Masyado na bang magulo ang lahat? Huminto ang kotse sa tapat namin sakay ng di pamilyar na lalaki. Lance, saad ni Rico, makakilala sila. Diego is not your brother. Hayaan mong ipakilala kita sa tunay mong ama. Anang lalaki na nagngangalang Lance habang drive ang kotse. Pero magulo pa ang isip ni Diego at tsak na hindi kanya babalikan agad. Tumataki yun sa akin. Tama siya. Sobrang sakit ng pinagdadaanan niya. Wala na din akong natitirang lakas para magpaliwanag pa. Huminto kami sa puting mansyon, kasama si Rico. Napakalaki ng bahay pero mas malaki ang kila Diego. Naroon ang matandang lalaki. Nakaupo ito sa mamahaling sofa habang nakadekwatro. Camille? Tumayo siya. Hindi ko alam ang sasabihin ko.
Niyakap niya ako at damang-dama ko ang pagkamiss niya sa akin. Maluha-luha pa siya nang bitiwan ako. Napakaganda mo, anak! Nakangiting saad nito. Tingin ko ay magkakilala sila ni Lance. Siya din ang nagkwento ng kalagayan ko dahilan para makilala niya si Diego. Awang-awa siya sa kalagayan namin mag-ina. Hayaan mong alagaan ka naman ng daddy, anak. Ikinwento niya na walang katotohanan ang pangbababae na paratang ng inay. Namulubi siya sa ibang bansa at halos mawala sa gutom. Mabuti na lamang at may mabuting puso ang kumupkop sa kanya at tulad niya ay nag-iisa lang din daw iyon sa buhay. Hanggang sa mawala ang taong iyon at ipamana ang lahat ng ari-arian sa kanya. Sinubukan niyang balikan ng inay ngunit ayaw na nitong pumayag dahil para saan pa nga gayong malalaki na kami? Pero ngayong lugmok ako ay kailangan ko ang tatay ko. Sinamantala ko ang alok niya na tulungan ako. Sinabi ko na gusto ko munang lumayo at doon nga nabuo ang plano namin. Ang lahat ng pangyayari sa San Pascual Bridge ay nakaplano, pati na iyong agent na kinuha ni Diego para hanapin ako ay galing din kay Daddy. Kaya ganun kabilis na lamang namin silang nailigaw. Ang mga police, traffic enforcer, maging ang mga kotse na nakapila doon ay bayad ni Daddy. Pinagmukhang naaksidente si Rico para hindi nila mahulaan kung nasan ako. Lahat ng umayos sa pagpapalibing sa katawan ko na wala naman ay bayad ni Daddy. Nanganak ako na si Daddy lang ang kasama. Umaasa ako na hahanapin ako ni Diego. Pero bakit niya ako hahanapin gayong wala na ako at yun ang alam niya? Sa 5 taon na iyon ay hindi ako nag-aksaya ng oras. Nag-aral ako ng maigi hanggang sa itrain ako ni Daddy na mag-handle ng hotel at napagtagumpayan ko. Dad, bakit mo naman inimbita ang Diego na yun? Nakangusong saad ko nang makauwi kami sa bahay. Ibinagsak ni Daddy ang sarili niya sa sofa, mukhang napagod. Bakit? Karapatan niya naman yung anak mo. Nabuntis ka niya noon at nagbunga yun. Bilang ama ni Ryzon ay karapatan niya yun. Nakaupo ako sa tabi niya. Alam mong, ama rin ako, anak. Naiintindihan ko ang damdamin ni Diego para sa inyong mag-ina. Kung gaano ka sa akin nangungulila noon, tsak na ganun din ang anak mo ngayon. Mahinahong paliwanag ni Daddy habang nakangiti. Naupo ako sa kama. Hanggang sa ngayon ay buo pa rin ang puso ko para kay Diego. Ngunit alam kong may taong hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin sa damdamin niya at iyon ay si Mara. Maaring nagtago ako ng ilang taon, ngunit sa bawat minuto na lumilipas ay walang patid ang pag-iisip ko kung mahal niya pa din ako. Hindi ako bumalik para sabihin sa kanya na hindi niya ako kapatid dahil alam kong ikakasal sila ni Mara. Pilit kong ibinaling kay Lance ang damdamin ko ngunit kahit karampot ay hindi ko man lang nagawa. Pati na ang inay at sila Isay ay hindi ko sila nasabihan na heto ako at buhay, pero malaki talaga ang pasasalamat ko sa Daddy dahil hindi niya pinabayaan sila inay na may malaki ng negosyo sa ngayon. Tumayo ako, suot ang pantulog. Nagtungo sa kwarto ni Ryzon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto dahil baka magising siya nang mapatigil ako. Yeah, we just got home safe, don't worry. Dinig kong sabi ng anak ko. Sino ang kausap niya? Hindi naman siya ganyan makipag-usap kay Lance. My mom? Still beautiful, of course. Napangiti ako. Nagmana talaga siya kay Diego. Ang buong ugali at itsura niya parang carbon copy silang mag-ama. Hindi ako maniniwala, no? Hanggat hindi mo napapatunayan na ikaw si Daddy. Nanlaki ang mata ni Camille. Si Diego ba ang kausap niya? Nagmadali akong pumasok. Ryzon! Tawag ko. Nanlalaki ang mga mata niya nang lingunin. Gosh! Bubuga na lang apoy si Mami. Babay na! Mabilis niyang pinatay ang cellphone. Sino yung kausap mo? Nakataas ang kilay na tanong ko. Ma'am? It was... Fine. He's Diego del Merced. Nakangusong saad ng anak ko. Nasaktan ako. Dapat ay Daddy ang maririnig ko at hindi lang basta Diego. Bakit mo kausap ang lalaki na yon? Tanong ko. Mom, don't be mad. He just told me about my dad. I searched him and I saw this. Ipinakita niya ang computer sa akin na may mga litrato ni Diego nung bata pa siya. Halos iisa lamang ang itsura nilang mag-ama. Mom,
Tell me, siya ba ang dad ko? Mula pa kagabi, walang pati ng tanong niya hanggang ngayon na sa opisina na ako. Come on, anak. Stop asking about that guy. But mom, nanlaki pa ang mata niya habang nakatanaw sa akin nang maupo ako sa mesa. Good morning! Masiglang bati ni Lance nang pumasok siya dala ang bouquet ng bulaklak. Hey, Ryzen! Hinawakan niya ang ulo na ni Ryzen pero tinapit niya ito. Napailing na lamang ako. Fine. Kung ayaw mo pong sabihin, nagmarcha siya palabas. Naroon naman si Demas ang personal guard niya kaya hindi ko na siya hinabol pa. Ang laki yata ng problema ng batang yun. Natatawang wika ni Lance. Maya-maya ay bumukas muli ang pinto at iniluwa noon ang gwapong-gwapo na si Diego. Suot ang mamahaling maroon suit niya na gawa sa Dior. Hawak ng kamay niya ang kamay ni Ryzo na naroon din. Para silang pinagbiyak na bunga dahil sa forma at itsura nila. Pumasok pa si Daddy dala ang isang papeles. Tito, what is he doing here? Palihim na bulong ni Lance nang makalapit sa amin si Daddy. Nagbuntong hininga pa ito bago sumagot. Gusto niyang maging stockholder ng hotel. Nalaki sandali ang mata ni Camille, ngunit kalaunay napasapo na lamang ako sa ulo. Yan na nga bang sinasabi ko, kaya ayaw kong bigyan niya ng imbitasyon eh. Hey woman! Tawag niya sa akin. Did you just let your son passing by in the middle of the highway? Nakataas ang kilay na saad ni Diego na halata na galit. Napatayo ako. Saka ako humakbang palapit sa anak ko. Is that true? Paniniguro ko. Paglapit. Ngunit, nag-aalala lamang ako. Paano ka nakarating sa highway ng ganun kabilis? Nagsusumamong saad ko habang hawak ko ang ilalim ng pisngi niya. Ano bang klaseng tanong yan? Rinig kong bulong ni Diego. I give my best to running faster while Drake still chasing me. I hate him seeing at my back. Nakangusong saad ng anak ko. Come, saad ko. Kinuha ko ang kamay niya kay Diego pero hinuli lang ni Diego ang kamay ko. Sa kanya ako pinakatitigan. Sa higpit ng pagkakahawak niya ay wala akong magawa kundi ang kumurap kasabay ng paglunok. Tila nanuyo ang lalamunan ko sa paraan kung paano niya ako titigan. This is awkward lalo at nasa akin tsak ang paningin ni Lance. I wanna be with you. Pakiramdam ko ay natutunaw na ako habang tinititigan niya ako. Anong he wanna be with me? As your business partner, don't ever think something else. Sa huli ay umikot ang mata niya. Hey man, make a distance between my girl. Napaatras si Diego. Akala ko ay si Lance na iyon ngunit napalingon na lamang ako sa nakakunot na si Ryzen matapos niyang itulak si Diego. Overprotective, ha? Huh? Nakangising saad ni Diego. Okay, but will you please do it in another guy who always with your mom? Nakangising saad ni Diego. Pinitiwan niya ako sa kanya hinawakan ang ulo na ni Ryzen. Ang sakit kasi sa mata, anak. Nakangising wika ko pa. Bakit tila pinipiga ang puso ko? Masyado ba akong masama at ipinagkait ko ang panahon na dapat ay magkasama silang mag-ama? Pero nung panahon na yun ay down na down ako. Ako ba ang tinutukoy mo, Diego? Galit ang boses ni Lance mula sa likod ko. I didn't mention any names, Lance. Nakangisi na naman si Diego nang lingunin ni Lance habang pinanonood siya ni Ryzen ng may buong paghanga. Pero di ba matalino ka? Di kahit di ko pala sabihin, dapat alam mong wala kang alam. May halong birong saad pa niya. Hindi na nakasagot si Lance. Come on, old man. Discuss everything. Nakapamulsa itong naglakad palabas. Kainis! Camille, bakit ba kasi nandito yun? Galit na wika ni Lance. Pero si Ryzen ang sumagot sa kanya. Eh ikaw, bakit ka nandito? Okay, okay. Itinaas ni Lance ang kamay niya, senyalis ng pagsuko. Sa anak ko? Aalis na muna ako at magpapalamig. Napapikit na lamang si Camille. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.